Alright. So maganda yung transition from power on to power off. So pag power on, nag-squat yung likuran. That's normal, that's physics. Tapos kapag nag-power off, nag-dive yung unahan. So that's again, that's physics. Ang tinitimpla dyan is kung sobra-sobra. Kung sobra-sobra yung squat, kung sobra-sobra yung dive. So hahanapin yung setup para swabe lang. Maganda yung transition from left to right. Maganda rin yung turn in. Hindi siya ganun ka-agresibo. Hindi rin siya ganun ka-lamya. Meron kasi akong settings na ginamit na masyadong malamya ang turn in. Meron naman akong settings na ginamit na masyadong aggressive yung turn in. So hahanapin ko yung setup na magbibuild ng maximum confidence sa sarili ko while riding. Kasi yun naman ang essence ng suspension tuning eh. You tune the suspension to build your confidence on the motorcycle. Heavy braking on the rear brakes. Okay, maganda yung ano. Kasi pag rear brakes ang ginamit natin, hindi actually talaga nagda-dive ng masyado yung suspension. Ang nangyayari is, kapag rear brakes, the rear wants to drive through the front. Wants to push the front. Mahirap ipaliwanag sa ngayon pag walang whiteboard eh. Or, tsaka hindi ko maipaliwanag lahat yung mga terms. But, when you are heavy on the rear brakes, iba yung galaw ng front compared to kapag you are heavy on the front brakes. Okay. So, kanina nung nag-heavy braking tayo, inaabangan ko kung magiging temperamental yung grip sa front. Kung magtatatalon-talon yung grip sa front. Which is hindi naman. Meron akong napansin na isang bounce, siguro dahil dun sa road surface. Pero suspension-wise, yung movement ng suspension, feels okay. Ito kasi may mga lubak-lubak dito na gusto kong daanan. Yan. Para malaro yung suspension. Clutch is shifting. Engine braking. Front braking. And clutch is downshift. Downshift to tip, clutchless downshift. Palusutin na natin to. Clutchless downshift to port. Alright. Okay, let's just stay on this thing. Constructicons, Decepticons. Rear brake. Nice. Alright, dahil pataas, hindi natin kailangan mag-reno. Downshift to third. Clutchless downshift to third. Yeah, nice. Lagi kong sinisilip yun, wala naman dadaan dun eh. Pero lagi ko siyang sinisilip. Nakaugalian ko na. Well, that's better than nothing.
Okay, ano ang ibig sabihin ng ganitong single yellow line dun sa kanan pero broken white line dito sa kaliwa? Ibig sabihin, yung mga nasa kanan hindi pwedeng tumawid sa kaliwa, pero yung mga nasa kaliwa pwedeng lumabas kasi broken white line. Alright, naisingit ko lang naman yun. Marami kasi hindi nakakaintindi ko anong ibig sabihin ng solid yellow line. Katulad nung nilampasan natin kanina.